Nagmistulang lawa ang mga kalsada sa halos lahat ng lugar sa Abuyog. Tanging truck lang ang makadadaan. Pero hirap puntahan ang mga liblib na lugar. Kaya nagtulong-tulong ang rescue unit sa iba-ibang bahagi ng Leyte para sagipin ang mga naiwan sa kanilang mga bahay. Isa sa humingi ng saklolo ang pamilya ng senior citizen na si Aling Henrisa. Bedridden ang anak ng matanda at kailangang ilikas kasama ang iba pang bata. Sinagip din pati ang alagang aso. Sabi ni Lola Henrisa, ngayon lang siya nakaranas ng ganoon kalalim na baha na umabot pa hanggang dibdib. Alam namin na may bagyo pero di namin alam yung extent ng ano. Kasi tubig ito, kung ano lang, kung hangin, mag-ano kami, mag-evacuate kami. Ayon sa Abuyog MDRRMO, 36 barangay dito ang madinding naapektuhan ng baha. Pinasok din ng tubig ang isang simbahan sa Abuyog. Binahari ang ilang barangay sa mga bayan ng Dulaga, Mayorga at MacArthur. Hanggang dibdib naman ang baha sa barangay Batog sa Javier Leyte. Humihingi sila ng tulong dahil hindi pa sila nakakain. Dahil nalubog sa baha ang kanilang mga gamit sa kusina, maging ang kanilang pagkain. Dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan, napaiyak na lang si Aling Bila dahil natatakot siya na baka tumaas pa ang baha. Kasi ang sabi ni Kapitan kanina na baka daw lumaki pa yung tubig. Ay paano naman kung umabot yan ma'am sa bubong? Saan naman kami pupunta? Hindi rin umano nila inasahan ang pagtaas ng baha, kung kaya hindi na sila lumikas bago pa man tumaas ang tubig. Nagka-landslide naman sa Barangay Liberasyon sa Mahaplag, Leyte. May mga bumagsak ding mga puno. May mga pagguho rin ng lupa sa Silago, Southern Leyte. Binahari ng ilang barangay sa Hipapad, Eastern Samar. Pati Municipal Gym, pinasok ng tubig. Binahari ng Hilongos, Leyte. Sinagip naman ang 80-anyos na lalaking na-trap sa kanyang bahay sa Barangay Tabunok sa Hilongos, Leyte. Umapaw kasi ang tubig sa ilog dahil sa bagyo.